kanina ko pa yan nakikita po. Ayan, pumunta po yan sa mga posto. Ayan, humihingi po siya siguro ng makakain. Ayan po, o kaya pera, pambili pagkain po mga kalingat. Ayan, bali, nabay ko po siya. Mga kalingat, nilapasan natin siya. At tinawag ko na rin, nabay ko lang nakamagay siya. Kaso, dyan lang. And also press this bell icon. Te! Napansin ko kayo kanina, magbabay-bay kayo, namamalimos kayo ate. Bakit? Wala kayong trabaho? Lagi kayo nahihilo? Saan po? Traffic kami ate. Kanina kasi nadaanan ko kayo. Nagbabay-bay yata. Ay, nagpupunta kayo sa bay-bahay na mamalimos. Bakit po? Opo, kasi wala po akong trabaho. Tapos kung magtatrabaho naman po ako, lagi po ako nahihilo. Lagi kayo nahihilo? Bakit? May sakit po kayo? Kasi nung nanganak po kasi ako, tumataas po yung BP ko. Pero hindi ko po alam ngayon po. Kasi hindi pa ako nagpa-check up. Hindi ko po alam kung anemic po ako o high blood lang ako. Kasi lumalabas lang yung BP ang taas ng dugo ko kapag nanganganak ako dati. Ngayon, di ko po alam kung ano pong naramdaman ko. 4 na taon ko na po itong nararamdaman. 4 na taon na? Tagal na, no? Okay. Hindi na po ako makapagtrabaho. Kasi sabi ko, sana gumaling na ako para makapagtrabaho na ako. Hindi na po. Ano ba, nahihilo kayo? Nahihilo kayo ganun lang? Oo, minsan pag nangingi po ako, nagbabaskon po ako para meron po ako maahawakan. Nagawak pa ako po, para may mahawakan po ako. Ang init-init, naglalakad kayo. Opo. Saan po kayo nakatira dito? Wala po kong bahay, sa flyover lang po ako nakatira. Sa nakalimang, wala po kami bahay. Saan kayo nakatira? Sa flyover lang po, flyover? Sa ilalim ng kulay. Saan yun? Doon po yung may mga... Sa may Jollibee? Oo, doon lang po sa flyover, sa may upuan, doon lang po ako natutulog. Doon talaga po. Sino kasama mo? Dati kasama ko yung asawa ko, tapos pumasok siya ngayon. Kaumpisa lang niya, 4 na araw pa lang, nag-stay in na siya. Kasi bawal babae doon, bawal may asawa. Hindi niya po sinabi na may asawa siya para makapasok po siya ng trabaho. Hindi niya sinabi na may asawa siya para makapasok siya ng trabaho? Po, kasi ganun? Bawal po daw yung may asawa. Saan po ba nagtatrabaho? Sa pet farm po. Saan? Sa pet farm, sa may Sabang. Pet, ano? Pet farm po. Pet farm? Ano yun? Aso? Parang sa aso, yung bilian ng mga ano. Ah, mga pagkain ng mga aso, gano'n. Bakit naman, ba't naman ayaw sabihin na may asawa? Hindi ko nga alam eh, yung sabi na. Ayaw papasukin, ayaw tanggapin pag kwan? Pag wala pong asawa, pag may asawa. Asawa? Gano'n? Yung sabi niya, eh, pinabayaan ko na lang po, inintindi ko na lang kung ano yung decision niya. At saan ba talaga kayo dito? Di wala kayong kondito? Kamag-anak? Ako po, taga Iloilo po talaga ako. Taga Iloilo? Taga Iloilo po ako, taga Miagaw. Saan? Miagaw po. Ah. Ay, asawa niyo taga saan? Yung asawa ko taga, itawag mo ba? Waray, Samar yan. Samar? Ano kayo nakarating dito lahi-lahi po? Dati, dito ako nakakapagtrabaho. Tapos, dyan ako sa may pulila ng trabaho sa may restaurant ni Alex, Concial Alex Lasatin. Eh, nung nagtrabaho po ako, lagi po akong nahilo. Eh, sinabihan po ako ni Kuya Alex na magpahinga na lang daw muna ako kasi lagi naman daw ako sinusumpong. Simula nun, hindi na po ako nagtatrabaho. Subukan nyo nang nagpa-check up? Magpapa-check up eh. Wala po kasing center dito sa Baliwag. Walang? Center. Walang Baliwag? Center? Wala. Doon sa barangay, so center ng barangay, barangay center, doon kayo pwede ko pa-check up. Hindi pa po ako nakapunta doon. Subukan niyo pumunta doon para ma-check up kayo, para malaman niyo kung ano yung sakit niyo. Gusto ko na nga magtrabaho eh, kasi nahirapan na ako sa buhay ko, pero hindi ako makapagtrabaho dahil lang po ako nahilo. May anak po kayo? Ilan? 4 po yung anak ko. Inuwi ko na po sa Iloilo yung dalawa. Tapos yung dalawa na doon sa tatay niya. Tatay? Sa Tagig. May anak po kasi ako sa una, sa unang asawa ko. Sa pangalawa kong asawa. Nag-iwalay kasi kami noon kasi babaero nga yun. Babaero? Opo. Lagi lang po niya ako niloloko. Ha? Lagi po niya ako niloloko. Lagi kayo niloloko? Opo. Kumain na ba kayo? Kumain na po ako, binigyan po ako ng babae ng cake.
Ha? Nang cake po habang naglalakad din. Cake? Oh, oh. Yung kanin, saka ulam, di pa kayo kumakain? Gusto nyo kumain? Okay lang po. Ha? Okay. Saan bang may restaurant dito? Busog na lang. Busog pa naman. Busog pa naman po ako. Busog ka pa naman? Lalakad lang po. Bigyan na lang kita. Salamat, maraming salamat po. Nilalakad mo ito hanggang doon dito? Layo-layo na? Minsan po nakakarating po ako ng mula Baliwag hanggang Kulilan, sa Flariter. Naikot-ikot po lang po. Ay, lahat ng piston pinupuntahan mo? Oo, naikot po. Kung sino magbigay, kung hindi sila magbigay, pasalamat pa rin ako. Kung magbibigay sila, pasalamat pa rin ako. Naintindihan ko naman po na siyempre pag nangingay ka, baka isip po nila, tamad ka. Kaya minsan po nangyayarin po, wala naman po kung magagawa eh. Kasi kanina ko pa yung nakita doon. Inabangan ko na kayo dito. Kaya ko kayo tinawag. So, mapunta kayo yung Kulilan ngayon? Oo, maglalakad lang. Layo-layo. Tapos pagbalik nyo? Babalik ako doon, papunta kong Baliwag flyover. Doon po ako matutulog. Saan ka natadaan? Dito rin o sa kabila? Bahala na po kung saan. Sumasakay din kayo? Minsan, tsaka yung nahilin ako ng sobra sa init. Sumakay kayo. Baka mahilo kayo sa daan habang naglalakad kayo. Ano pangalan niya, ate? Maymay po. Ha? Maymay. Maymay. Ilan taon na kayo? 39. Yung asawa niyo? Bata pa po yung asawa ko, 28. 22 ang asawa niyo? 28 po. Bata pa? Saan niyo nakilala rin asawa niyo? Yung nanay niya po, naging kaibigan ko po sa trabaho dati. Ah. Naging kami. Bata pa ah. Ilan anak mo doon? Wala po ako anak. Hindi na po ako magkaanak. Ah, wala. Tali na po ako sa una kong asawa. Ah. May iniinom pa bang gamot? Wala po. Hindi ko po pa kasi alam po ano po yung sakit ko eh. Pero minsan pag sumasakit po yung ulo ko, yung parang tinutusok, bumibili po ako ng sakit sa ulo, yung medical. Minsan pag upo, sobrang sakit talaga. Siguro sa init din. Minsan kasi hindi na po ako nakakaligo ng ilang araw. Siyempre pag naglalakad po ako, pagod na po ako, kaya hindi na po naligo. Dapat may payong kayo pag naglalakad ka. Mamaya, saan uwi yung asawa mo? Stayin ba yung asawa mo? Opo, hindi na po uwi sa akin. Hindi na umuwi sa'yo? Paano yun? Ikaw na lang magsadyaan. Kasama ko yung aso ko. Aso mo? Asan yung aso mo? Ako sa flyover, pinabantay ko po. Flyover? Tapos kung may pera ako, pinapakain ko lang po yung nagbabantay. Binibigyan ko ng pagkain. So, ikaw lang mag-isa? Ako lang po, nagsusolo lang po. Nagluluto ka doon, hindi? Bawal po magluto doon. Bawal? Bahay ko pagka may pera. Minsan pagka may pagkain, minsan may namimigay doon ang pagkain din. Saan yung makakasama mo doon? May makakasama ka doon? Marami po kami. Puro po kami walang bahay. Puro? Walang bahay? Puro po kami walang bahay. Malalayo po kami lugar. Ano yung mga kasama mo doon, mga senior? Ganon? Opo, matatanda. Tatanda? Si tatay. Bibigay sa anong pagkain. Ha? Yun po, nagbibigay sa anong pagkain si tatay. Sa'yo? Sa po, kapatiran po namin. Kapatiran? Ano pa? Ano pa ang relasyon? Church of God po. Ha? Sa Church of God. Buwan naging? Dating daan. Dating daan? Ah, dating daan kayo. Po, hindi ka pumunta sa church niyo? Hindi. Kasi natakot po ako eh. Ha? Natakot po ako, baka matiwalag po. Matiwalag? Bakit ka naman matiwalag? Bawal po kasi mag-asawa ng pangalawa. Ah, gano'n? Bawal? Bawal po na po mag-asawa dapat. Hindi po pwede mag-iwalay. Pero yung asawa mo ngayon, dating daan din, di? Hindi po. Iglesia ni Cristo yata. Iglesia? Okay ba kayong relisyon? Iglesia sa dating daan? Bigyan na lang kita pangkain mo, pambili mo ng ano yung mabibili mo.
Ate ah. Salamat po. Maymay, Ate Maymay. Maraming salamat po. Pag may time po kayo, dalawin nyo rin po yung mga kasama ko doon. Doon? Marami po. May mag-asawa din po doon. May sakit po yung asawa niya. Mag-asawa? May sakit? Opo. Nagpa-parking lang po yung asawa niya. Tapos siya may parang may epilepsy. Lagi nagagaling yung paa niya. Epilepsy? Ano yung matanda na? Opo. Saan doon sa tulay? Dito o dito sa kabila? Dito yung bago, yung Jollibee doon, may flyover. Yung tapat ng Jollibee? Oo. Dito po kami, sa gabi lang po kami makikita doon kasi sa umaga bawal po kami matulog. Ha? Sa gabi lang kayo nandoon? Oo, pinapaalis po kasi kami, tinatapon po. Sa araw? Tinatapon po yung damit namin. Tinatapon? Sino nagtatapon? Bawal po kasi doon matulog, pinagagalitan po kami ng mga enforcer. Siyempre kahit sabihin pang malaki po yung ulo namin, wala naman po kasi kami magagawa, wala po kami bahay. Oo. Kaya alas 6 lang po, nandun na po kami. Alas 6 lang na po. Dapat hindi kayo humingi ng tulong sa DSWD? Dami naman po kasing proseso. Ha? Dami pong proseso. Maraming proseso? Ito ate, bigyan na lang kita ng pera mo ha. Salamat. Para makatulong naman ako sa iyo. Maraming maraming salamat po. Hindi na po ako maglalakad. Ha? Hindi na po ako maglalakad. Bigyan, sumakay ka na lang kasi saka uwi ka na. Sa Baliwag. Sa Plano. Uwi ka na lang sa Baliwag. Huwag ka nang pupunta sa Pulirat kasi malayo at saka ang init-init. Baka mahilo pa kayo sa daan. No? Hindi may may. Saka saan po kayo, sir? Bili mo na ang panyan, pagkain mo. Hindi ka naman nagsasaing doon, di ba? Ako lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa? Salamat nga kung dumating ka. Kung wala talaga akong pera. Magkano nang namamalimos mo? Tatlong araw na po akong binakaingi kasi umuulan-ulan. Tatlong araw? Tatlong araw na po akong binakaingi. Nakaingi? Umuulan-ulan po. Ang ginagawa, kasi pag umaga may namimigay po yung sa gobyerno, sa simbahan ko nagtatrabaho. Pero hindi ko po makikilala yung mukha kasi lagi siya naka-helmet, lagi po taga-umaga. Ano bibigyan din sa'yo? Pagkain. Binibigyan po kami. Makakamagkano ka naman pag sa isang araw? Pag 170 lang po, kalating araw. No? Kalating araw, 170. Noong December po, may mga patras po, nagbibigay po yung mga kotse sa flyover. Yun, malaki po yung kahit pa paano, malaki po. Ha, 300, 400 po kami. Minsan po pagkain na po binibigay nila tapos mga grocery. Oo. Pero minsan yung grocery ko po dahil wala man akong paglutuan, binibigay ko na lang po sa mga may bahay na kaibigan ko. Para po makatulong rin po ako sa kanila. Sige ate, ingat na lang kayo ha. Pangalan mo, sir. Ha? Ano po pangalan mo? Nelson. Salamat po kuya, Sir Nelson. Malaking tulong na po sa amin. Akin po yung 300 na binigay. Ilang araw mo na yung gagastusin? Isang linggo na. Isang linggo na lang. Sige, pag nakita kita ulit dito, dito ka pa palagi? Dito palagi? Minsan po, naglalakad po ako ng Tarkan hanggang Baliwag. Minsan, naglalakad ako ng Baliwag hanggang Pulilan. Tarkan? Opo. Tapos, minsan, naglalakad po ako ng Claridel. Kahit saan na po ako. Tapos, pag pumupunta po ako ng Malolo, sumasakay na lang po ako ng jeep, tapos doon na lang po ako baba sa crossing, tapos doon na lang po ako mangingiin. Pag pumunta ka ng Malolo, pag inabot ka ng gabi, doon ka na matutulog, hindi ka na uwi dito, sa Baliwag. Ganun lang po ginagawa ko para hindi na ako maaksaya ng pamasahe. Sige ate, uwi ka na. Para pahinga ka na lang. Saan ka pumunta ngayon? Sa Baliwag ng flyover. So, di ba bawal pa doon? Kaya bawal ka mangingit na lang muna ako mga tatimingin ko. Matampay na lang po ako sa park. Ha? Uupo po na lang ako kahit saan. Ah, sige. Lalakad-lakad na lang. Ayan. Maraming salamat. Salamat ate ha. Maymay, ate Maymay. Salamat. Ingat ka na lang ha. Sige po. Maraming salamat. Salamat po. Buwena ka ate. Kalingap, si ate po, ate Maymay, bali, nakita po natin siya na nagbabahay-bahay po siya dito sa gilid ng highway, humingi po namamalimos, yun, namamalimos po siya. Tapos, nilampasan ko siya, inabangan ko na lang po siya dito para makausap ko siya mga kalingap.
So yun, at dito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan, yan po mga kalingat. At siyempre huwag po natin kalimutan, Kuya Bal Santos Matubang, Atina Vlogs at Kalingap Rab, yan, supportan po natin sila mga kalingap. Yan, maraming salamat. Siyempre sa aking channel, Erson Vlogs, yan po mga kalingap. Pasubscribe din po, yan, maraming salamat. See you next vlog po, yan, maraming salamat. God bless po sa lahat. Bye-bye. Shoutout po kay Ate Japonisa, yan, kay Ma'am Lila Shina, yan po mga kalingap. Saka kay Ate Malo de los Santos, yan, shoutout po. Maraming salamat. Yeah!